Kanina pala ay umulan dito ng malakas. Bali, hindi na tayo nakapaggawa ulit dito sa ating ginagawang ranging area. At kakabalik lang natin, malakas ang ulan kanina. So, yung mga manok natin, medyo gutom na. Sinasalubong na tayo ng mga alaga nating pato. Gutom na. Hindi na sila, sinasalubong na tayo ng ating mga alaga. Wala pa yung iba. So ito na pala yung nagagawa natin sa ating ranging area, no? Dito sa isa. Tatawagin natin ranging area number 1. Ito kasi yung number 2. Ang plano natin dito ay ranging area ng ating heritage chicken. Bibili tayo ng bagong heritage chicken natin, mga kaibigan. Decal brown siguro ulit. So ito yung rooster natin. Napakaganda. Saka ito offspring ng panabong na manok sa Rhode Island Red. So ito yung isang ranging area natin, ranging area number 1. Alos tapos na itong net natin. Nalagyan na lahat natin ng tali dito sa bandang baba para hindi sila lumusot. Medyo natagalan ako sa pagtatali dyan. Eh medyo maselan, marami. Para maiwasan lang natin silang makalusot. So bali sa part dito, dito natin nilalagay yung ating kubo nila para meron silang sisilungan pag gabi, pag umuulan at saka pag mainit. So makakatulong naman tong puno na to pag mainit, kaya di masyadong problema pag araw. Problema natin pag umuulan, kaya kailangan ng kubo dito. No, sinusundan na tayo ng ating mga alaga. So dito sa kulungan ng pato natin ay ginawa ko ng division doon sa gitna kasi makukulit tong mga maliliit. Ilagyan ko na lang ng mga yero na gamit na. So ito yung mga, ito yung naging resulta. Kakapasok pa rin yung mga manok natin, pero hindi na natin hinahayaang makalabas itong mga anak ng pato natin, pati yung inahin. So yan, makukulit kasi kung saan-saan na pumupunta. Eh, sayang naman pagka madisgrasya sila dyan at may aso pa naman ditong nangangain ng pato. So, yung mga alaga natin. Itong isang pato natin, naglimlim na siya kahit walo pa lang yung itlog. Medyo mababang itlog niya, pero okay lang yan. At least, naglilimlim na siya, baka sakaling mati sa lahat. So, sunod na ng sunod itong mga alaga nating manok, pati pato. Ayan na sila, sinusundan na tayo at gutom na. Check naman natin itong alaga nating mga baboy. So ayan, medyo gutom, hindi kumain kaninang tanghali. Hindi ko rin nalinis. So may manok tayong sisiw doon na isa. Yung anak ng pure na Texas yun. So itong isa, isang pen. Ito yung mga baboy natin. Malalaki na sila. So pwede nang katayin yung isa. So puntahan natin ngayon yung ating mga alagang manok para pakainin na. Dahil pansin ko ay gutom na sila. So ayan.